Kung kayo ay Pinoy na meron ng non-professional or professional driver's license back in the Philippines, maaari kayong magkaroon ng Singapore driver's license na hindi na kinakailangang mag-driving test o yung tinatawag nilang practical test. Ang unang step sa conversion process ay kailangan mong mag-take ng basic theory test. Kinakailangan mong gumawa ng account at mag-book ng slot para sa nasabing test. Maaari kang magpunta sa isa sa mga tatlong driving centers na matatagpuan sa Bukit Batok, Ubi at Woodlands. Upang maging eligible ka sa pag-convert ng iyong lisensya, kinakailangan ay meron kang isa sa mga sumusunod na valid pass: employment pass, S-pass, work permit, dependent pass, student pass at long-term visit pass. Ang fee para sa pag-take ng basic theory test ay $6.50 per attempt. Siguraduhin mong bumili ng basic theory of driving official handbook sa naturang driving center upang mapag-aralan mo ang mga road traffic rules and other informations na makakatulong sa iyo para makapasa ka. Kapag nagtitake ka na ng exam, kinakailangan mong maipasa ang multiple choice test na mayroong 50 questions. Upang makapasa ka, kailangan mong makakuha ng at least 45 right answers o katumbas ng 90%. Kapag hindi ka naman pinalad sa unang attempt mo, walang limit ang pag-retake ng test kahit ilang beses ka pa bumagsak. Ngunit mag-aantay ka lamang ng 1 hanggang 2 linggo, depende sa slot kung kailan ka uli pwede mag-retake. Kapag naipasa mo na ang iyong basic theory test, ay kailangan mo magpunta sa Traffic Police Headquarters para mag-apply ng conversion ng iyong lisensya. Kakailanganin mo rin ang mga sumusunod na requirements na ihingi nila sa iyo. Ito ay ang mga sumusunod: passport, original and photocopy; valid pass, original and photocopy; Philippine driver license, original card and photocopy; passport size photo with white background; extracted driving license record from the licensing authority, which is from the main office of LTO, located in Quezon City. It will cost you only 100 pesos for this authenticated certificate that you will request from them, but you will collect it from the Department of Foreign Affairs at Macapagal, Pasay City. Last but not the least, the license card fee worth $50, payable by cash or by nets. Kapag naibigay mo na ang mga requirements at nakabayad ka na, bibigyan ka nila ng claims tab para sa pag-collect mo ng license card mo after a month. Ang kagandahan nito, kahit wala pa ang driver's license card mo, ay maaari ka nang makapag-drive dito sa Singapore gamit ng claims tab na inisyu sa'yo. Ang galing, di ba? Kaya ganun lang kasimple ang pag-convert ng foreign driver's license mo para makapagmaneho ka dito. Napakamahal man ang magagastos mo para makabili ka ng kotse dito sa Singapore, walang problema. Maaari ka pa rin makapag-drive sa pamamagitan ng pag-rent ng car. Maraming rental car companies na nagbibigay ng malaking discount dahil sa mga promotions offer nila. Meron din dito sa Singapore na tinatawag nilang tap to rent a car gamit ang credit card o ang Nets ATM card mo. Ito ay ang Blue SG. Ito ay 100% electric car at kaparehas ng konsepto nito ng pag-rent ng dating mga bike rental na Ofo at Mobike. Kaya mga kababayan, kung ikaw ay nagnanais na makapagmaneho dito sa Singapore at ikaw ay kasalukuyang may valid Philippine driver's license, eh ano pang inaantay nyo? Convert na!